Hello, my name is Alfie and welcome back to my channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano gumawa ng bass solo. Yan. At alam ko naman kaya kayo nandito dahil dun sa title na yan, kung paano gumawa ng bass solo. And pag-uusapan natin, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sariling solo mo. Yan, yung pattern, ituturo ko sa inyo yung pattern para hindi kayo masintonado at yung mga ipa-priority mo para makagawa ka at paano mo i-apply. Yun. Then, bago yun, kung ikaw ay bago pa lang na nag-aaral mag-bass, as in, zero pa lang, nagsimula pa lang talaga, much better kung panoorin mo tong video na to. Yan. Step by step siya ng bass. Yan. Bale, ang itinuro ko dyan ay yung bawat fret ng bass, yung chords, para ma-familiarize ka. Bale, lahat ng chords sa fret, itinuro ko dyan. Step by step, kaya madali na lang. Madali na lang siya sundan. Then, ayan yung parang level 1 niya. Then, ito yung level 2. Yan. Yung kung papaano ang major scale sa bass. Yan. Ang mapag-aaralan mo naman dyan, kung paano yung scale niya. Yan. At yung mga pattern, para at least, may chords ka na, tapos familiar ka pa sa pattern. Para, at least, itong ituturo ko kasi ngayon, parang ito na yung level 3. Yan, kung paano gumawa ng bass solo. Kasi kung napanood mo yung dalawang video na yan, makaka-relate ka rito sa ituturo ko. Para hindi ka na mahihirapan. Kasi kung bago ka pa lang na nag-aaral, mahihirapan kang sundan to. Mahirap kayo intindihin. So, yun. At bago tayo mag-start, magpapasalamat lang ako sa Music Art. Yan. Sa pagbibigay sa akin ng pahintulot na ipagamit sa kanila yung isa sa mga backtrack nila. Yan. Humingi kasi ako ng permiso kung pwede silang, kung pwede kong hiramin yung isa sa mga demo nila para i-ano ko sa aking demo. Yung isa sa mga backtrack nila para ilagay sa aking demo. So, pumayag naman sila kaya maraming salamat. Mas maganda kung visit nyo yung channel nila. Ito yun. Yan, visit nyo yan, makikita nyo andron lahat ng iba't ibang key na mga backtrack at iba't ibang genre. Malaking tulong sa inyo yan. So, mag-sub na rin kayo kung gusto nyo. Yan. At ngayon, mag-start na tayo. Tuturo ko sa inyo. Let's start. So, gawa na tayo ng solo natin. Yung simpleng solo, yung basic solo. Kung tinatawag yung iba, solo or rolling, kung tawagin, yung sundot-sundot lang na rolling, kung paano ginagawa at kung paano hindi ka masisintonado. So, ako kasi, ang ginagawa ko, dalawa yung ginagawa ko na style. So, yung una, root to root, kung tawagin, parang, kunwari, ang chords mo is D, G, D, B minor, C. So, ako, ang ginagawa ko dati, G, tapos, lalaruin ko ng konti, tapos dito timing ko sa next chords, D. Tapos, lalaruin ko uli, tapos maging E, next, tapos lalaruin ko uli, tapos sa susunod uli na chords. Yun. Kung ganun gagawin mo, mas okay din kasi play safe siya. Pero, syempre, mas maganda kung memorize mo pa rin yung major chords para pag naglaro ka, yung kada bagsak mo, pasok ko yung rolling na ginagawa mo. So, parang ganito. Ito yung rhythm niya. Ito yun. Laro. May mga ganun, yung sundot-sundot lang na rolling, kung tawagin, or mga simpleng mga ano lang, pasakali, kung tawagin nila, ganun. At meron din namang mga solo na tipong hindi siya sumusunod sa ano, yung kadalipat ng chords. Yung parang as in, yun ang literal na solo talaga. Yung tipong lumipat na ng kunwari, G, tapos lumipat na ng D, pero yung bass mo, hindi pa rin siya nasa D. Pero hindi pa rin siya nasisintonado. Yun. So, gawin natin yun. Ganito. Ganito.
D minor. C. So, paano nagagawa yung mga simpleng mga sundot-sundot pa sakali kung tawagin na ganyan? Sumusunod pa rin naman ako sa ano sa major scale. Ayun yung kahalagahan ng major scale sa totoo lang kasi ang major scale kasi malaki yung role niya sa pagka nagbe-base ako kasi diyan ako kumukuha ng adlib. Hindi ako lumalagpas doon sa pattern na yun. Kaya kunwari may mga solo na ano minsan inaalam ko kaagad ko ano yung key kasi may ano kasi may dalawa kasi ano yan, major tsaka minor scale. Yung marami pang iba pero ako kasi nag-i-stick ako lagi sa basic. Itong ginagawa ko natin itong ginagawa natin ngayon is major scale. Ito yung basic niya. So, yun nga, kung gagawa ka, unang-unang papakinggan lagi is yung melody niya, tapos yung pagkakasunod-sunod ng chords, yung takbuhan, kung tawagin. Tapos kailangan memorize mo yung chords, tapos alam mo yung marunong ka gumawa ng sarili mong melody or style. So, kung gagawa ka, alangan pagka i-apply mo na to sa tugtugan, kunwari ang mga tugtugan is yung chords na may nang magbalik, E of E. Okay. B, C sharp minor. A. So, nag-stick lang ako sa key of E na gano'n. Ang magkakatalo na lang talaga yan pagka in-execute mo na yan or in-apply mo na yan sa style na gagawin nyo kasi iba-iba naman kayo ng way ng paggawa ng style. Ako kasi play safe lagi ako gumawa ng mga solo or mga pasakali kung tawagin. Ayoko kasi nung masyadong mapalabok. Yun. Kaya naman siyang lagyan, yung tipong pagkakapake mo ng key of G, tapos abutin mong gandito, pwede naman yun. Kaya lang kasi, may mga kanta kasi na hindi mo kailangan nalagyan ng sobrang adlib ng bass. Kasi talagang, ang adlib kasi talaga, madalas kasi, naka ano sa gitara yon para sa gitara. Pero may mga highlights din talaga ng bass. So, kung ganun, kailangan, wise ka rin, kailangan alam mo kung saan ka lulugar, saan mo ilalagay yung mga rolling mo, tsaka mapag-uusapan nyo naman yan eh, kung mga gumagawa ka ng original composition, ganyan, na nakadepende sa hinihingi ng kanta, kung may part ka or wala, nakadepende sa yan, pero kung ikaw, kung memorize mo yung fret, at medyo naboboringan ka na, gumawa ng mga basic, yun, dun ka mag-start gumawa ng mga scale, mga pakonti-konti, yung mga tipong ganyan ka. Ayan, ganyan. Tapos, yun, pwede yun man yung ganun. Ngayon, kung may papakita ko sa inyo na example kung paano gumawa nung ano, yung sinasabi ko na solo, ganito, papakita ko sa inyo. Thank
Kung mapapansin niyo sa video na dinemo ko kanina, nag-stick lang ako sa key nung kanta. Yon, yung chords niya. Tasunod yung flow or sequence, kung tawagin. Sequence nung kanta. Importante kasi yon. Tas ikatlo, yung creativity, yung paggawa mo ng sariling melody. Tas pang-apat, yung apply. Yan. Yan kasi nagkakatalo. Iba-iba kasi tayo ng style as a musician. Iba-iba tayo ng mga atake, kung tawagin. Ganyan. So, kung ikaw masyado ka malaro, much better. Pero, mas maganda para safe lagi, always stick to basic. Ako kasi basic lang ako lagi. Sa basic lang. Kasi, hindi mo ako ganun kagaling. Ganyan. So, yung ginawa ko, yung kanina, yung chords is G, E minor, C, D. And, so, ang ginawa ko muna, inalam ko na muna yung chords. Tapos yung daloy ng kanta. Then yung timing. Bale, pinaikot-ikot ko muna siya. Tapos yung nakuha ko na yung timing niya, yung rhythm. Saka ako ginawa yung ano, rolling. Yan. Kung mapapansin nyo, yung ginagawa ko kanina na rolling na to. Itong solo na to. Yan. Yung ginagawa ko solo na yan, part pa rin yan ng key of G na major scale. Ito yan. Ito yung ginawa ko. Yan. So part pa rin siya, di ba? Tapos, itong dalawa na to, yung hindi ko kinakalabit kasi hindi naman sila kasama sa major scale ng basic. Ayan, kumbaga sana hindi sila bilong. Ayan. Pero may mga scale naman na gumagamit na halos lahat yung magkakadikit. Yun. Next time, pag-aralan natin yun. Ako kasi hindi ko medyo memorize yun. Eh. Ang tinuturo sa inyo is yung basic. So, ayan. Lagi mong iisipin, pagkagawa ka ng solo, lagi kang gagawa ng, lagi mong i-memorize yung pattern ng kanta, yung sequence, tapos yung key, yan, tapos saka kumuha ng melody, pag-imagine ka ng tunog, then apply, yun. Lagi mong i-ano yun. Pero, ang pinakamaganda sa lahat, always stick to basic, kasi yun ang pinaka-effective talaga na paraan kung ikaw ay bahista, kasi ikaw na bahista at ang drummer, dikit yan, yung dalawang yan. Pag hindi nagkasundo yung dalawa, laglag ang tugtugan ng buong grupo. Kaya kailangan maging wise ka rin kung saan ka maglalagay ng mga adlib, ng mga solo mo, ng bass. Kasi ang bass naman, kasi may binabagayan din yan ng mga kanta kung saan ka gagawa ng mga solo, ganyan. Kaya mas maganda kung gagawa ka ng solo, ibabagay mo talaga siya. So, sana naintindihan nyo yun, yung mensahe na gusto kong iparating sa inyo kung paano gawa ng mga solo sa bass. Sana naintindihan nyo mabuti. So, kung naguguluhan kayo, balik-balikan nyo na itong video na to. Tapos, kung mas, para mas gusto nyo pang mas maintindihan ang video, daanan nyo uli yung step-by-step ng bass, yung tutorial niya, tapos yung major scale sa taas. Kung paano yung pattern ng major scale, then sa kanyo balikan ang video na to. Kung paano gumawa ng solo. At least magkakaroon kayo ng idea kung paano kayo makakagawa.
So, yun lang. Maraming salamat. God bless.